awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati, ang matimyat na pagluka ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agustin na anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na panalangin, loobin mo na aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mo ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihan ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin.
upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupuyagan man ang dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon, pa at mahigit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas nila siya sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Manalangin, walang humpay, samantalang hinihintay, si Jesus na buong mahal. Alleluia, Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinghagang ito,
Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalaga na lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ang lalaking ikakasal, kaya inantok silang lakad at nakatulog. Ngunit nang hating gabi ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala." Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon sa Ebanghelyo, may
10 dalaga na namatay. Ang tanong, bakit ang 5 sa 10 dalagang ito ay tinanggap kaagad sa langit? Samantalang yung 5 sa 10 dalagang ito ay hindi tinanggap sa langit. Pinabayaan silang nasa labas ng langit ang dahilan po. Itong 5 dalaga na tinanggap sa langit ay handang namatay. Lagi nilang iniiwasan ang magkasala. Lagi silang nagmamakal ng kapwa sapagkat handang-handa silang mamatay. Tinanggap kaagad sila ng Panginoon sa langit. Samantalang yung 5 hindi tinanggap sa langit, nakatiwangwang sa labas ng langit, ay hindi handang mamatay. Lagi silang nagkakasala. Hindi sila nagmamakal ng kapwa. Laging ang iniisip nila ay ang kasarili ng kapakanan. Sapagkat hindi sila handang mamatay, hindi sila tinanggap ng Panginoon sa langit. Pinabayaan silang nakatiwangwang sa labas ng langit. Ano ngayon ang ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoon? Kung ibig natin matanggap kaagad sa langit pagkatapos ng ating buhay sa lupa, dapat bawat saglit lagi tayong handang mamatay. Para kung dumating ang oras ng kamatayan, tatanggapin kaagad tayo sa langit. Papaano tayo maging laging handa? Lagi natin ginagawa ang lahat para umiwas sa pagkakasala. Kung nagkakasala tayo, magsisi kaagad, humingi ng patawad at magbagong buhay. At ikalawa, bilang pagmamakal natin sa Diyos, lagi tayong magmakal ng kapwa. Lagi tayong naglilingkod. Lagi tayong nagkakawanggawa. Lagi tayong tumutulong sa mga nangangailangan. Kung ganito ang buhay natin sa lupa, lagi-lagi umiiwas sa pagkakasala, laging nagmamakal ng kapwa, handang-handa tayong kumarap sa Diyos pagdating ng ating kamatayan at kaagad tayong
tatanggapin sa langit. Yan ang ibig ipaalam at ipayo sa atin ng ating Panginoong Jesus. Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalaala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ipanalangin natin ang mundong kanyang iniligtas, ang ating tubon, banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwin ang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay, nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming kinihintay ang pagbabalik ni Kristo. Ang iyong biyaya na walang hanggang karunungan, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay
biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapanat, buhay na dalisay. Manalangin kayo upang ang pag-aakim natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaakin namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayon na si Santa Monica ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal
ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakando para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming naghimlay na may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong bukay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayon
na si Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng iliwanag at alab sa aming buhay upang maging maningat ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.